may sarado ito eh. Ito po, walang ilaw, ano? Wala na. Ito na, dito na lang po natutulog si tatay. Ito na yung kumot ni tatay. Naku, parang ilang taon na ata itong kumot ni tatay na to. Ako po nananawagan sa aking mga kapatid. Lalong-lalo na kay Nili. Pamurukan bago kay Belinda. Pamurukan bago kay Mila. Pamurukan sa inyong lahat. Ayan, so guys, nandito na po tayo sa Nauhan, sa Malvar po. And pupuntahan na po natin si Tatay Panchito. At hindi po ganun kadali o kalapit yung kanilang lugar. So, ang tatawid pa po tayo ng ilog. At ang magiging guide po natin is si Tatay Gary. So, isa po siyang katutubong mangyan, tribong alangan. So, inabot na po kami ng gabi sa sobrang layo po. And para po kay Tatay, ayun, pupuntahan po natin siya. Tara po! So may mga dala po tayong bigas, groceries at mga damit. Short kasi yun daw po yung mas kailangan ni tatay. Ano po? Dahil mamaya po makikita po ninyo kung gaano kaliit lang po yung bahay ni tatay at kung paano po siya namumuhay doon. Tara po. Ayan, so guys, andito na po tayo sa Malvar Nauhan and kasama po natin si Sir, ano po? Corporal Inilia, sir. Yung corporal po. Siya po yung nag-post kay Tatay Panchito po, o alias Kaka po, tama? Ayan. So, ilang taon na po si tatay dito? Matagal na, sir. Simula nung nag-pandemic, sir. Last 2020 ata. 40 years, sir, na kwan. 40 years nang hinahanap ng pamilya. Grabe. So, guys, kinilabutan ako dun. 40 years na daw po si tatay na hinahanap ng kanyang pamilya. So, ang tanong po dun, paano po napadpad si tatay dito? Kwan, sir, nung kabataan lang niya, sir, 25 years old, parang kwan, sir, ba, umalis sa bayan nila, naganap ng trabaho sa Manila. Tapos may nakilala sa Manila, sir, napadpad dito sa Mindoro. Dito siya, sir, nakahanap ng trabaho. Grabe, kinalabutan ako 40 years na. Ayun, maraming salamat po ulit kay Sir Corporal, ano po? Edsaldre Hinilia. Edsaldre Hinilia po, ayan. So, ngayon po, natagpuan na po natin si tatay kahit medyo may kalayuan po. Ang mahalaga po, matulungan natin si tatay na makauwi at masilayan po ang kanyang mga anak, mga kapamilya. Ay, salamat. Grabing iyak niyan kanina, sir. Wala yung payakit. Marami pong salamat. Lalo-lalo pa yan, sir. Yan ang tumunog talaga sa akin. Ay, wala akong magagawa. Wala akong ipamasahe. Kundi tinulungan niya ako. Kami anim ng mga kapatid. Namatay na ang dalawa. Yun na ang sabi sa akin ng aking mga kapatid. Hindi ko lang doon masilayan yung aking mga kapatid. Wala ko eh. Sabi ko, ang batang-bata na matay sa mandanang ko, nakurinti na. Nahulog pa ko sa niyog. Nabuhay pa rin eh. Sabi ko, ay Panginoon, tinutulungan mo pa ako. Mabuti po, malakas pa rin ang pagkawal niyo. Malakas pa rin eh. Nakakatawid pa rin sa ilog. Yung ilog na yan ay pag talagang bamba, ay hindi na. Hindi na ako makatawid. Parang ako hinihiko pa ilalim. Hindi na ako natuloy. Yan, guys, kung makikita po ninyo, kung ano po yung nasa video, ito lang po talaga yung tinitirahan ni tatay. At dito po siya natutulog. Dito na rin siya nagluluto ng kanyang kinakain. Kwento po ni tatay, 40 years o 4 na po na taon po na hindi nakakauwi si tatay sa kanyang lugar po sa Romblon po. So, nananawagan pa rin po kami sa kanyang mga anak na si tatay. Ano po pangalan, buong pangalan po ninyo? Panchito Pamorcan. Yan, tatay Panchito Pamorcan po sa kanya po mga anak sa lugar po ng Romblon. Saan po? Calatrava, Romblon. Si tatay po ay taga Calatrava, Romblon. So nandito po siya sa lugar po ng Malvar Nauhan, Oriental Mindoro po. Kaya humihiling po kami sa inyo na sana po ma-share po itong video na to para makita po ng kanyang mga anak. At matagal na po silang hindi nagkikita. Kaya sa tulong po nitong video na to at sa panawagan po ni tatay, ay sana po makauwi na siya at makita po ang kanyang pamilya. Yes. May sarado ito eh. Ito po, walang ilaw, ano? Wala na. Ang dami pong lamok eh. Ayan, oh. Mabuti tayo, di ka nakagat ng lamok dito. Ay, takot ang lamok sa akin. Kilala na. Pag ininapausukan ko ng bunti. Di wala ng problema.
Ito na, dito na lang po natutulog si tatay. Ito na yung kumot ni tatay. Naku, parang ilang taon na ata itong kumot ni tatay na to. Ginagawang unan. Ilang taon po si tatay na nagtiis dito sa kanyang bahay. And sana po makita na siya ng kanyang mga anak o kanyang mga kapatid at na makauwi na po siya sa Romblon. So tay, pagpasensyahan niyo na po yung mga dala namin, mga bigas, mga damit at kaunting grocery po. Wala po problema, sir. Basta pag may nagbigay po ulit ng tulong, yan, mga nais po magbigay ng tulong kay tatay, i-message nyo lang po ako para maihatid po natin kay tatay. Lama. Mm-hmm. Pagkain po ni tatay dito, nanggagaling po sa mga katutubong mangyan, yan sa mga army po natin, sa mga kapitbahay po niyang Tagalog. Sila po yung parang extended family na po ni tatay dito dahil siya lang po ay mag-isa po dito sa kanyang bahay. Nay, mga ilang taon yun ang inadala ng pagkain si tatay? Ano po, sir, matagal na buhat na ako naandito palagi siya. Inadala ko ng pagkain. Yun na lang. Pinaiyas na siya. Tagal namin magkasama di ka ka. Parang hindi na rin po bukod. Hindi na po ito sa inyo. Na sa akin, kaya lang siya ipag-mistan, matanda na nga kung ano-ano na kinukuha. Pero kahit papaano po ay hindi na po naging iba si tatay. Ay, opo. At ang tagal na sa akin niya. Matandang niya. Paano po yun kung sakali pong makita na po yung kanyang pamilya? Di salamat naman, sir. At nakuha niyo si, si Kaka. Di pa ba ganda ng kanyang tayo? Hindi na siya palagi nakupasaan saan. At saka tanga kanyang paa. Yan nag-alaga ng anak ko nung maliit pa mga anak ko. Kakasa niyo mo sining ako lalabas, bayad naman si Kaka. Ayan, so guys, dito pa rin tayo sa Nauhan. Inabot na tayo ng malakas ng ulan. Pauwi pa lang tayo ng Pinamalayan. And galing tayo kay Tatay Panchito. So, ayun. Malayo-layo pa yung ating biyahe.